Magandang araw, Aling Celia. Napanalo po kayo. Eh, ma'am, may isasangguni kasi kami nitong kasama kong si Aya. Bali, may duda kasi siya sa nagre-recruit sa kanya sa trabaho. Kasi po, ni hindi man lang nasabi sa akin ang pangalan ng resto kung saan daw ako magtatrabaho. Basta sabi po, magdala daw ako ng mga damit tapos i-meet ko daw po sila sa opisina nila. Eh, yung nakausap ko po na yun, yun din yung nakausap ng kaibigan kong si Missy. Di na daw po siya umuwi sa kanilang bahay matapos mag-report sa trabaho. Naku, baka senyales yan ng human trafficking ha? Paano po ba yun? Alam mo kasi, pinaparusahan yan sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na naamyandahan naman ng RA 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Kasama dito yung pagre-recruit, pag-hire, pagbiyahe at pag-transport ng mga tao sa loob o labas man ng bansa para lokohin sila o isabak sa prostitusyon, pwersahang trabaho, pornography, pati pa nga pagbebenta o pagtanggal ng mga parte ng katawan. Naku, yan nga yung mga nakikita ko sa TV na aalukin ng trabaho, tapos mamaya-maya kung saan na dadalhin. Opo, Aling Celia. Madalas, ginagawa ito sa pamamagitan ng pananakot, pwersa o dahas, panluloko at iba pang paraan. Yung iba nga eh, sasabihin pa na dadalhin sila sa ibang bansa para makapagtrabaho, sasabihin, magiging domestic helper. Pero sa ibang lugar pala dadalhin o di kaya gagawin silang biktima ng prostitusyon. Nakakatakot naman po pala ito. Eh, kung mapatunayan po na trafficking pala itong ginagawa sa akin tsaka kay Missy, ano po bang parusa? Kung guilty sa mga gawain na pasok sa trafficking in persons, maaaring makulong ng 20 taon. May multa pa ito na 1 to 2 million pesos. Sa ilalim din ng batas, hindi lang iyong mismong sangkot sa trafficking ang makakasuhan. Pinaparusahan din sa batas ang mga gawain na nagpo-promote nito. Kunwari, hinayaan mo na gamitin ang bahay mo para dito, tumulong ka na gumawa ng mga materyales na ginagamit sa trafficking at pagtulong na mameke ng mga dokumento. Paano naman ma'am yung mga bumibili ng serbisyo ng mga biktima ng trafficking? Maari po silang makulong ng 6 hanggang 40 taon. Sino naman pong pwedeng magsampa ng kaso? Maaring yung biktima mismo at kanyang asawa, magulang o legal guardian, pati na rin ang kanyang mga kapatid, anak o sino mang may nalalaman tungkol sa kaso. So madam, ano po kayang maaring gawin ngayon? Ngayon, makikipag-usap din muna kami sa pamilya ni Missy at aalamin natin kung lehitimo ba itong recruiter. Mahirap na at baka mapasubo ka rin. Sige po ma'am, maraming salamat po. Thank you.